Idol. baka nagpapagawa kayong bahay at wala kayong idea sa mga materials at sa mga layout o mga ano yan niya, mga paano ikabit yung mga beam, poste. Sabay-bayan nyo lang yung gagawin ko. 4-story building itong ginagawa ko. Baka sakaling may makakuha kayong konting idea. So, tara, pakita ko sa inyo. Ano tayo muna? Yung beam. Yung L4 na sinasabi nila. L4, L7. Yung sa, ano niya, sa reinforcement bar. Share ko lang sa inyo. Sa kung bago ka lang sa channel ko, please like, share, and subscribe. Importante. Ay, notable nyo na rin para updated tayo sa mga bagong video natin. Story to. Hindi naman ako engineer pero sa guide ng architect namin mabait. Patakbo naman na maayos. Pa-second floor na tayo eh. Ito yung site natin. Pati presyo ng materyales share ko sa inyo. So, pakita ko muna sa inyo to, itong beam. Beam support. Kung paano siya ikasa o ano, i-actual. Pakita ko sa inyo yung plano ng beam. Saka paano kuwentahin yung L4, L7 na reinforcement bar o support bar. Ito yung plano, pakita ko sa inyo. Tawag natin na support bar, bottom bar. Ito yung poste natin o column. Pakita ko sa inyo paano ikasa siya. Parang nagpapagawa kayo ng bahay, may konti kayong idea. L7 yung bottom bar. Ipakita ko sa inyo paano yan ikwentahin. Tapos yung top bar natin, L4. Support bar. Ito yan, yung nakahook. L4 na sinasabi. Pakita ko sa inyo. L4. L4 muna tayo, L4. Ayan. Mataas itong kinalalagyan natin. Makaka-copyright na naman tayo. Nagkakanta sa kabilang bahay. Ito yung actual natin, ano? Ito yung poste natin. Si
sinasabi na enforcement bar yung pangalawa. Itong nakabali. Enforcement bar. Sa plano L4. L4. L4 ito. Yung top bar natin. Nakahook. Pakita ko sa inyo paano kwentahin. L4. Ito na mga idol. Sukatin natin yung actual. Column to column. Column dyan. Poster ito. Ito yung poster natin. Sukat niya. Actual na sukat niya is 280. Ganito lang kayang kunin. 280 L4. L4 na yan, divide 4. Divide 4 is lagay na natin 78 centimeter. L4 280 divide 4. Yung ating beam reinforcement. Ito yan yung top bar. Column to column. L4 divide 4, 78. So, kukuha tayo ng 78 doon. So, ayun yung 78 natin. Ito yung takbar natin. Ito yung ating 78. So yan yung divide 4. Yan natin kukunin yung top bar na. So ito 78 din. Tapat siya sa 78. Ayan yung ating top bar. Nakabali. Ayan yung tawag na L4. Divide 4. Top bar. Seventy-eight is 156 yung matitira. Napaka-importante ng beam schedule, beam support na yan. Dahil yan yung naglalaro sa sa beam pag lumindol. Lagi yan silang magkakontra nito. Ito yung ating bottom bar. Pakita ko naman sa'yo paano kwentahin yan. Bottom bar. Ito yung sa babang naka-eskwala. Pag kwenta naman yan, L7. So,
ito naman L7 ang sinasabi. Divide divide 7 naman to. So 280 tayo, divide divide 7. Tayo. 280 divide divide 7 sa L7. L7. So 280 yung natin. Column to column na beam. Divide divide 7 is 40. So yung 280 dinivide natin sa 7. Ito yung 40 niya. 40. Kita natin. 40. Ating bottom bar. Then kinukuha yun, divide divide 7, 40. 40. Yan, nakatapat siya sa 40. Diretso yun sa kabila. Ha? 40 rin dito. Saan yung hagganan dyan? Kamagulo. Ating 40. Ayun yung dulo na ating bottom bar. So divide divide 7 lang. Puro sa dulo lang kukunin. Ating bottom bar, may parang gulo rito. May impacto. Ating L7 na tinatawag. I-divide lang sa 7. O yan, may reinforcement bar na tayo. O support bar. Divide divide 7, 40. Yung bottom bar, L7 tayo. 280 divide divide 7, 40. Tapat, itapat mo lang yung bali niya rin. 40. Kasi ah, yung itsura niya. Basta poste to poste tayo. So sana nakakuha nyo, makakatulong ng konti. Ito pa sa splicing natin itong dalawa na to, ang splicing nito, ito yung katapat niyang splicing yan, nandun sa kabilang dulo, hindi pwede silang magkatapat. Kailangan salisi sila. Importante ng biga o beam natin sa mga building. So mga idol, sana nakatulong tayo ng konti. Konting idea. Maliit man, baka makatulong. So, alam nyo ba kung ilang kahoy na naubos namin dito? Pakita ko sa inyo ha. Tinatayo muna yan.
building yung gagawin natin. Kasunod yan, eto. Tapos sahig na. Sahig na, magayos sa kabila. Natin yung sahig na. Yung tagalibon. Kaway-kaway mo na mga tagalibon. Yung ating mga mababait na trabador. Trabador na mababait. Pagtulog. Share ko sa inyo kung ilang kahoy na naubos namin dito. Pero kulang pa rin siya. $4,600 na kokolamber. Ganun siya karami. Gastos magpagawa ng bahay. Unting idea. $4,600 yung coco lumber. Magkano ang isa? Tingnan nyo lang sa unang video ko. Pati presyo nitong pinolic board natin. Na yan sa mga video natin. Actual price yun. Gusto na nag-share sa inyo yung presyo ng bakal natin na to. 16mm, 12mm at saka 10mm. Presyo ng pako. Lahat ang klase ng presyo. Ito yung ating beam details L4 column to column lang, divide divide 4 yung sa divide 4, ito yung makakukuha. L7 naman L7. So ayan, detalyada man. Divide 7 naman yan. Sabi niya. Column to column din. Poste sa poste, kabilaan. Divide 7. Ano yung haba? Divide nyo lang. Yun yung L7 natin. Bottom bar yun. Gago sila magkasalisi na ganyan. L7 sa bottom, sa top, L4. So, sana, nangatulong tayo ng konti. Abang-abang lang na sa ating project na fourth floor. $4,600 na kokolamber, kulang pa rin.